Gabi mga kapatid, ay magluluto po tayo ng papaitan na gawa po sa laman loob ng tupa. So ayan. Ayan po yung mga laman loob mga kapatid, ayan po yung libro ng tupa. Then ito po yung atay. At syempre ito po yung kanyang puso. Ayan. So very exotic po ito mga kapatid. Ayan po yung cook namin. Si Ate Vilma. Ayan, nalinis po ito ng maayos para sarap kainin. At syempre, ang gagawin natin mga kapatid ay papakuluan muna natin yung mga laman loob na to. Mabilis po magpukulo. Kumpara po sa baka mga kapatid ay mas mabilis po lumambot yung karni po ng tupa o yung mga laman loob niya. So ayan, papakuluan natin ng maayos. After natin pakuluan mga kapatid ay ilinisin ulit natin, and after that ay hati-hatiin na natin and igigisa mga kapatid sa bawang sibuyas at luya. So ayan. So ayan, igigisa po natin siya mga kapatid sa bawang sibuyas at luya. Isayin natin ng maayos para manuot yung sarap mga kapatid sa laman loob ng tupa. And after that, ay ilalagay na po natin yung tubig mga kapatid. Tama lang po dapat yung tubig para hindi rin po siya tumabang. Ayan. So papakuluan ulit natin mga kapatid. So medyo sabi ko nga, mabilis po yung magpakulo ng laman loob ng tupa. Mas malambot siya ka compare po sa baka. Ito po yung kanyang apoy lang. So maintain lang po na ganyan mga kapatid. Hindi po sumukot, hindi po masunog. So ayan. Bumukulo na po yung ating papaitan mga kapatid. Lalagyan po natin ng seasoning, papaitan mga kapatid, papaitan mix, ilok kanin, ilok kanin, ilok kanin, ilok kanin, ilok kanin, ilok kanin, ayan na kapatid, ito po yung ilok mix ng papaitan. Ginibili lang namin doon sa store dito sa Israel. Siyempre, sikretong malupit na kapatid, kailangan lagyan ng sili para mas lalong sumarap. Kaki po. Ayun, nasa 30 to 40 minutes lang po. Okay. Ayun, mabilis pong lumambot yung laman loob ng tupa. Ayan, good evening mga kapatid. So, titikman po namin yung luto ni Ate V. Yung papaitan na gawa po sa lamb mga kapatid. Tupa. Wow. Sarap. Okay lang. Hindi pa eh. Ayan guys, so dahil winter ngayon, so ito yung papaitan na gawa sa tupa. So, kung isang ganda sa ganito, Ate V. Ah, sarap. The best! Okay. Hindi naman talaga ako ni Ate Vilma kasi trangkaso ako. Sarap? So, lasa siyang ipalitan ng tupa.
Malinis po yung laman niya. Mango! Saka... Rectangle! Rectangle. Star! Bagay na bagay siya sa winter. And... Height! Pag masakit ka, mabilis kang gumaling nito. Low na pag maanghang. Ayan. Tamin! So, malinis po siya mga kapatid. Yung laman ng tupa, medyo mas mabilis ang pakuluan. Compare sa baka. Tagal. Ito mabilis lang. Siguro mas malambot yung tatlo ng tupa compare sa baka. So saka mas malinis yung kanyang ano. Dito nilinis sila kaagad. Masarap. Ito ko. Tinatawag ito na libro ng tupa. Book of sheep. Ito yung tuk namin. Thank you.